Sir, bakit po kayo naging emotional kanina? Siguro yung haba ng panahon na pinagtiis ko kasi nag-iisang opposition ako eh. So dinanas ko lahat doon. Walang budget, walang mga tauhan, wala lahat. Puro volunteers lang ako sa Makati. At nung nangyayari lahat ng mga kaganapan na to, siguro na-overcome ako, hindi man tayo emotional eh. Kaya lang, talagang yung punto na yun, sumaklob na sa akin yung lahat ng panahon na pinaghirap ko talaga. Ano pong comment yun na nandismiss na si Junjun Binay? Ang masasabi ko lang eh, ito lahat eh, unang-una hindi ko naman kagawa, wala akong kinalaman dito. Ikalawa, nalulungkot din ako para dun sa nangyari na yun. Pero kinakailangan na ipagpatuloy ko kung ano man yung kanyang nabitiwan na posisyon. At dun sa pagkakataon na yun, huwag siyang mag-alala dahil buong puso kong gagampanan ito na ang nakalagay na prioridad ay ang taong bayan ng Makati. Sabi po ni Congresswoman Abigail, siya yung tatakbo kung hindi si Junjun Binay. Threaten po ba kayo na may Binay pa ulit kayo manakalala? Alam mo, sa totoo lang, pangit naman magbuhat ng sariling bangko. Pero ang kaharap nyo po, pinahirapan at binura sa lungsod ng Makati. Siguro sa tingin nyo, ako pa maahanda pa sa mga ganyang mga salita. Basta ang akin, ang binibigyan ko ng pansin ay yung pagsiservisyo. At kung sakasakaling kami ang magkakatapat, una, ayoko sana. Pero kapag ang pinag-usapan ay yung estado ng Makati, kahit sino po lalabanan ko. Sir, you said earlier that you don't consider the Binays as your rival. Pero kinuha niyo po bilang vice mayor ang anak po ni Ernesto Mercado na political rival po ng Binay family. Alam niyo po, I don't consider myself dun sa kanilang ginagawa na ganyan, parang tapat-tapat. Ang consideration ko is yung personal. So regardless kung nakuha ko siya, it is basically because, not because of his father, of her father, it is because of sa sarili kong paniniwala, karapat dapat siya. At sinabi niya sa akin mismo na gusto niyang makapagservisyo sa lungsod ng Makati at yun ang importante. Sir, does she have prior experience in serving in government? Well, basically, she's been around. Una-una, nung vice mayor yung kanyang ama, siya yung nakakatulong sa mga lahat ng mga gawain. Ikalawa, nung naging sanggunian kabataan chairman naman yung kanyang kapatid, isa siya sa nagpapatakbo rin ng opisina na yun. But sir, would it be difficult for you? You're going to go up likely against one of the Binay family members and then your running mate is a neophyte political wise. Hindi po ba mahirapan kayo sa inyo? Hindi po eh. Kasi based from my experience, dito po sa Makati, binura ko pong lahat dito. Huwag naman po sana magagalit yung iba. Binura ko po yung tradisyon ng lumang politika. Binura ko po yung salitang makinarya dahil wala po ako lahat niyan. Wala po akong barangay officials ng mga leaders. Wala po ako na masasabing financial na pangtustos sa lahat ng yan. Pero kung makikita niyo po, sa loob ng mahabang panahon, nandito pa rin po ako. So ano po ba yung offer niyo na wala ang mga Binay? Well, unang-una, para sa akin, napakarami pang dapat programa na inaayos eh. Unang-una, para sa mga senior citizens, yung kanilang mga nakukuha, yung kanilang mga benepisyo. Ikalawa, isang matibay at disenteng ospital na kung saan, doon talaga, pag nilagay ang ating mga may karamdaman, magagamot talaga. Ikatlo, yung aming pong servisyo sa mga business sectors. Importante na mapabalik namin yung mga ibang mga negosyante na umalis na ng Makati. Kailangan magkaroon kami ng mga panukala kung paano muli silang mapapabalik at kung paano namin maaakit yung iba pang mga nagninegosyo. Dahil sa paniniwala namin, wala nang iba. Makati ang premyadong lungsod ng Pilipinas. Mayor, sabi ni ng Binay Camp, credit grabber ka naman. Alam nyo, sa totoo lang, yun ang pinakamabigat eh. Kapag ang pagpuna ay galing sa kanila, makikita nyo lahat ng mga negatibo binibigay. Pero kapag ako naman ay kinakapanayam ninyo, wala kayong maririnig. Unang-una, ako ang acting mayor ng mga panahon na yun. Dapat ilahad ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga taga-Makati, yung nangyayari sa lungsod. At kung doon medyo nasasagasaan yung kanilang ibang mga proyekto na hindi naman nila tinuloy at nakita ko naman na napakaganda at kapakipakinabang sa mga mamamayan, bakit naman hindi natin ire-report? Yan eh, kumbaga, isa sa mga bagay na lalong magpapatingkad ng interes ng mga taga-Makati sa City Government of Makati.